Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang Lesson 2 sa Week 2 ng Earth and Life Science. At ito ay may kinalaman sa Exogenic Processes. Specifically, pag-uusapan natin ang weathering at erosion at ang mga agents nito. That's why, by the end of our session, sagot natin ang mga tanong na what is weathering and erosion? And number 2, what are the agents of weathering and erosion? Marahil ay pamilyar sa inyo ang weathering and erosion. Yes, dahil ito ay isang process na nakapaloob sa rock cycle. So, ano nga ulit ang weathering? Ang weathering is the process of breaking down of rocks into smaller particles. So, may dalawang uri ng weathering. Yung una ay physical weathering at ang pangalawa ay chemical weathering. Disintegration for physical, decomposition for chemical weathering. Speaking of which, pag sinabi nating physical weathering or tinatawag din itong mechanical weathering, this is the breaking down of rocks without changing its composition. Ibig sabihin, yung isang buong bato, pwede siyang magpira-piraso pero hindi kailangang mabago ang mineral composition nito or generally its composition. Pero pag sinabi natin chemical weathering, nagiging pira-piraso yung bato but the composition is also changed. So there are changes in the composition of rocks due to chemical reaction. Pag sinabi nating mechanical or physical weathering, madaming factors sa paligid or sa mundo ang nagkukos kung paano ito nangyayari. These factors are pressure, temperature, frost wedging, abrasion, organic activity, human activities, and burrowing animals. Paano nakakaapekto ang pressure sa pagkasira or pag-weather ng mga bato? Siguro ilalagay ko siya sa context na ang mundo ay geologically active. Meaning to say, the tectonic plates and even what's beneath the tectonic plates are continuously moving as we speak now. The tectonic plates are bumping or colliding with each other. And this collision is producing so much pressure. So, itong pressure na ito is enough para itong mga bato na ito ay mag-crack at masira. Second, temperature. Paano ba nakaka-apekto ang temperatura sa bato? The general rule of thumb is pag mataas ang temperatura, the particles or the substances expand. Pag naman mababa ang temperatura, the tendency of the particles and the substance is to contract. So, since ang mga bato ay binubuo ng mga mineral at ang mga mineral ay binubuo ng mga molecules and atoms, pag masyadong mataas ang temperatura, the particles expand, the substance expand. So, kumbaga, lumalawak yung surface na kailangan niyang i-hold. Pag naman mababa ang temperatura, nagko-contract naman siya. So, the continuous expansion and contraction of rocks at large ay pwedeng makasira sa bato. Number 3 is frost wedging. Kukunek ko siya dun sa temperature. Dahil nga nagkakaroon ng expansion and contraction, pwedeng magkaroon ng crack yung bato. At dahil may crack yung bato, pwede siyang pasukan ng tubig. At pag ang temperatura sa labas ay bumagsak sa freezing point, meaning to say, yung liquid water ay pwedeng mag-solidify, pwede siyang maging ice at pwede nitong i-stretch yung bato para mas lumawak yung crack and then later on, masira na yung bato. So that is frost wedging. Ano naman yung abrasion? Pag sinabi naman nating abrasion, ito naman yung pagkakaroon ng friction ng other agents in the environment like water and air sa bato. So, unlike
the other types of agents or the other agents of mechanical weathering, this agent would take a little longer para niya masira or mabago yung physical feature ng bato. So yung hangin, imagine niyo for thousands of years, laging nahahanginan yung bato. So nagbabago yung bato, yung tubig, pag lagi niya natutuluan yung bato, pwede din niyang mabago yung physical features of the earth. So pwede niya ring ma-weather dito. Another factor of mechanical weathering is organic activity. So let's say may mga plants na tumutubo sa mga bato. And these plants are having growing roots. So yung mga roots na ito, they tend to go into the rocks and then nasisira nito yung bato. Pag sinabi naman natin human activities, it's very obvious. Tayong mga tao, we have a lot of human activities from mining to quarrying to the smallest activities that we do on the surface of the earth na pwedeng makasira o makapagpaliit ng mga pira-piraso ng bato. Animals also play a role in mechanical weathering. So yung mga mahilig magkalkal na mga hayops, they tend to they are also factors in mechanical weathering. Paano naman ang chemical weathering? So mayroong tatlong processes na nakalagay sa ating module ang chemical weathering: dissolution, hydrolysis, and oxidation. Start tayo sa dissolution. So pag sinabi nating dissolution, malaki ang involvement ng water sa chemical weathering. Hindi lamang sa dissolution, but also to the other types of chemical weathering. So what happens? There are minerals. Remember that rocks are formed from minerals. And many minerals are soluble in water. Pag sinabi nating soluble, nalulusaw siya sa tubig. So, pag nagkaroon ng crack sa bato at pumasok ang tubig, yung water will react to some of the minerals in the rocks and dissolve them. Dissolution. Second type of chemical weathering is hydrolysis. So, sabi ko nga kanina na malaking factor ang water sa chemical weathering because in this type of chemical weathering, water uli yung may kinalaman sa pagbabago ng komposisyon ng bato. So, hydrolysis is the breaking down of rocks by acidic water to produce clay and soluble salts. At panghuli ay oxidation. Ito naman daw yung pagbe-breakdown ng rocks with the presence of oxygen or water which has also oxygen, often giving iron-rich rocks or a rusty-colored weathered surface. So minsan nakakakita tayo ng mga bato na parang kalakalawang yung itsura, mapula-pula ng kaunti, ma-brown-brown ng kaunti. That is because the water reacts with the iron-rich minerals in the bato. So, pag nagkaroon ng reaction ng iron sa oxygen, chemical reaction, nagkakaroon ng rust na product ng combination ng iron and oxygen. So, dissolution, hydrolysis, and oxidation. So, another concept na i-explain ng lesson natin is about erosion. So, nung tayo ay nag-discuss sa rock cycle, ang sabi natin sa erosion ay ito yung transportation of rocks and soil from one place to another. It is also the separation and removal of weathered rocks due to different agents like water, wind, and ice that cause transportation of the minerals to where they are deposited. Another concept
is about mass wasting o yung mas madaming transportation or paggalaw ng lupa or bato sa ating mundo. So, pag sinabi nating mass wasting, it is the movement of sediments downslope under the influence of gravity. Kung yung erosion, natatransport nito yung rock particles or soil particles using wind, water, and ice, mass wasting, malaking factor dyan yung gravity. So, because of the force or downward force of gravity, nahuhulog or nalalaglag or dumadaos-dos ang mga bahagi ng bato mula sa mas mataas na bahagi ng lupa papunta sa mas mababa. And the different types, fall, slide, avalanche, and flow. So, sa fall, pwedeng rockfall. Sa slide, pwedeng landslide. Pag sa avalanche, more on combination of ice and mud. Pag naman sa flow, mud flow. So, mass wasting. And the last concept is about deposition. So, pag nagkaroon ng weathering, magbe-breakdown ang mga bato. Eventually, yung mga particles or yung mga broken down or broken rocks will be transported from one place to another in the process of erosion and mass wasting. Now, time will come na kung saan sila madedeposit at dun sila mapapatungan, kumbaga dun na sila mag-i-stay. At ang tawag natin dun is deposition. So, it is the process in which the weathered materials carried out by erosion settle down in a particular location. Weathering, erosion, mass wasting, deposition. Alalahanin ng apat na processes and concepts. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat.